Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, bago po ang simula, lahat tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang kami po ay makatipon, ay makarinig ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang pagtulusa. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwalhating iglesia. Ngayon din po, kami po ay makatipon sa lugar na ito sa inyong harapan, kay mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito upang maunawaan ang inyong banal na salita at upang sundin ang inyong banal na salita sa pangitan ng aming buhay. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay, mga awit 116. Mga awit 116. Verse 12. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Tapos Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 na inaalam kung ano ang kalugot-lugos sa Panginoon. Kaya at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi yung ilantad ang mga ito. Tapos, Ikalawang Korinto, chapter 5. Verse 9. Kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, aming mitihin ay bigyan siya ng kasiyahan. Okay, last time, pinaaral po natin kung ano po ang Kristiyanong pamumuhay. No? Pagkatapos tayo po ay naligtas. Ngayon na raw naman, pag-aaral po natin kung ano po ang detalyadong nilalaman ng Kristiyanong pamumuhay sa pangitan ng mga ilang session mula sa ngayon araw. Kaya una, bago tayo naligtas, tayo pa ipinanganak sa mundong ito, mabuhay tayo hanggang ngayon, lalong-lalo na bago tayo po ay naligtas, ano pang purpose ng ating buhay? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na ito upang pagandahan ang susunod na buhay para dito. Ano pa ang dapat natin makamtan yung buhay na walang hanggan? Dapat maligtas po tayo para makaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ligtas na po tayo, meron po tayong buhay na walang hanggan. Kung ganun,
hanggang sa kanyang pagdating, hanggang sa katapusan ng ating buhay, ano pang purpose ng ating buhay? Pagkatapos tayo pa ay maligtas. Ano po 'yun? Ito din po ay panahon ng preparation para sa yung ating buhay doon sa langit. Ipapasok tayo sa langit. Tama po ba? Papasok tayo sa langit. Kung ganun, ano po ang purpose na ating buhay sa mundong ito? Hindi pa tayo pumasok sa langit. Nandito pa rin tayo sa sanibutan. Kaya ano pang purpose? So ito din po ay panahon ng preparation para sa yung ating buhay doon sa langit. Preparation din. Para sa yung buhay sa langit. Kaya ano pang nangyari sa langit? Kung papasok tayo sa langit, ano pang mangyari sa langit? Ano pang kailangan natin inihanda? Basta meron po tayong buhay na walang hanggan, ibig sabihin meron po tayong ticket o gate pass para pumasok tayo sa langit. Kung ganun, binigyan tayo ng Diyos ng oras na ito. Ano pang purpose ng oras bago tayo pumasok sa langit? Ito din po ay panahon ng preparation. Ano pang kailangan natin inihanda bago tayo pumasok sa langit? So yun pang ano po importante. Kaya yung kailangan natin maliwanagan yung purpose ng ating buhay bago tayo maligtas at pagkatapos tayo maligtas. Ngayon naman, ito po ang session para sa mga ligtas. Kung gano'n, ano po ang kailangan natin inihanda para sa yung buhay natin doon sa langit. Kaya lahat ng tao ay may pag-asa sa langit, sa mga ligtas. Kung ligtas na po tayo, meron po tayong pag-asa tungo sa langit. Gaya ng alam ninyo, yung sa langit, walang sakit, walang kamatayan, walang kasamaan. Kasama ng Diyos, mabubuhay tayo ng na may kapayapaan, magpakailanman. So, napakaganda ang lugar na ito. Kung ganon, ano po ang kailangan natin inihanda para sa buhay natin doon sa langit? Kaya ano pang pamumuhay sa langit? Yung pamumuhay sa langit ay kasama ng Diyos magpakailanman. Kasama ng Diyos ng magpakailanman. Kaya kahit maganda ang mga isang lugar, kung wala pong Panginoon Jesus doon sa lugar, walang silbi. No? Ganyan ito. Ano pang ibig sabihin ng langit? Ano pang pinaka-importanteng punto sa langit? Yung pang kaharian ng Diyos, yung pang kaharian ng Panginoon Jesus. So, kaya mabubuhay tayo, kasama ng Panginoon Jesus, magpakailanman. Sino po si Jesus? Siya pang nagmamahal sa atin ng grabe talaga no po doon sa cross ipinakita niya ang kanyang pag-ibig dahil sa yung pag-ibig niya tayo pa ay naligtas. Ang Panginoon Jesus ay nagmamahal sa atin. Hindi, tapos kasama niya mabubuhay tayo sa langit magpakailanman. Kaya bilang ligtas, bilang anak tayo ng Diyos, dapat natin pagandahan yung ating buhay doon sa langit. Kaya, gaya ng pinarampo natin noon, humanda ka sa pagsalubong sa Panginoon. So, bago tayo naligtas, paano natin pagandahan? Sa pangitan ng pagkaroon ng buhay na walang hanggan, sa pangitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus, yun pang preparation. Upang pagsalubong sa Diyos. Ngayon naman, kung ligtas na po tayo, umanda ka sa pagsalubong sa Panginoon Jesus na darating. Paano po?
yung ating relasyon sa Diyos, ating fellowship sa Diyos, dapat natin no, inaayos, dapat maayos po yung ating relasyon at fellowship kasama ng Panginoon Jesus bago tayo pumasok sa langit. Kaya po, yun pala ang purpose ng ating buhay dito sa mundong ito. Una, kung ligtas na po tayo, kung ganun, paano tayo pagandahan yung ating buhay? Yung buhay doon sa langit, gaya ng ilang Bible verses na binabasa natin, binigyan tayo ng Diyos ng oras na ito upang sukulian ang kanyang biyaya. Ano po? Upang sukulian ang kanyang biyaya. Upang sukulian ang kanyang biyaya. Ligtas na tayo ngayon, tapos pagkatapos tayo pa'y naligtas, dumiretso tayo sa langit kung gano'ng ano pang mangyari. Masaya. Masaya po tayo sa langit, pero nahiya po tayo. Kasi ligtas lang po tayo sa pangitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesus, dumiretso tayo sa langit, syempre, nahiya po tayo sa harapan ng Diyos. Tapa meron po tayong kahit anumang oras upang sukulian ang kanyang biyaya na natanggap natin. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng chance upang sukulian ang kanyang biyaya kahit papano. Hindi kaya natin sukulian ang kanyang biyaya ng lahat na lahat, pero kahit papano, kahit konti. Kung kaya natin sukulian ang kanyang biyaya, ito po ay mahalaga. Mahalaga. Kaya bago tayo pumasok sa langit, bago tayo mabubuhay kasama ng Panginoon doon sa langit magpakailanman, meron po tayong chance upang sukulian ang kanyang biyaya. Ito po ang kahulugan ng ating buhay pagkatapos tayo pa ay maligtas. Tinatawag ito ay Kristiyanong pamumuhay, pamumuhay na bilang Kristiyano. Kaya, para sukulian ang kanyang biyaya, ano po ang kailangan? Una, dapat tayo pa ay lumago. Dapat tayo pa ay lumago. Kanina, kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, aming mitin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Bigyan siya ng kasiyahan. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 9, kanina po, binabasa po natin. Kaya sa pangitan ng kanyang sakripisyo niya, tayo pa ay naligtas. Kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, naunan po natin ang kanyang pag-ibig, kanyang biyaya na tinanggap natin. Kaya gusto nilang mabuhay para sa Panginoon. Yun po ang natural bilang isang ligtas. Sa ibang salita, gusto niyang bigyan siya ng kasiyahan upang sukulian ang kanyang biyaya. Kaya paano? Paano? Kaya kung ligtas na po tayo, kailangan natin maunawan yung ating sitwasyon. Kung ligtas na po tayo, ibig sabihin spiritually, tayo po ay bagong silang sanggol. Baby po tayo, baby spiritual. Kahit matanda po kayo sa inyong physical na edad, spiritually, baby po tayo. Kaya dapat tayo pa ay lumago. Dapat tayo pa ay lumago. Kaya kung meron pong bagong silang sanggol sa pamilya, tuwang-tuwa sila, lahat ng pamilya. Ang cute daw, ang cute. Ang cute. Sa ilang panahon, ang cute na ito. Pero kung hindi siya lumago ng mabuti, hindi na ito ang cute. No? Malaking problema ito. Dapat yung batang ito na ipinanganak ng bago, ay lumago ng mabuti. Palaging nakasakit, hindi siya lumalaki, malaking problema ito. Tama po ba? Ngayong batang ito, kung lumaki ng mabuti, kung lumago ng mabuti, ito pa ay kasiyahan sa magulang, sa family.
Gaya nito, dapat tayo pa'y lumago. Kung ligtas na po tayo, spiritual, ibig sabihin, bagong silang sanggol po tayo, spiritual, kaya dapat tayo pa'y lumago. Paano po? Para tayo pa'y lumago, ano pa ang kailangan? Para sa bagong silang sanggol, ano pa ang kailangan? Para siya pa'y lumago, ano po, family, tapos, tama po ba? Kailangan protection ng family. Magulang, tsaka yung mga kapatid. Ito po ay talagang kailangan ng kailangan. Tapos, ano po ang kailangan? Gatas. Ibig sabihin, pagkain. No? Para sa mga bagong silang sanggol, gatas po, gatas. Spiritual na pagkain. Yun po ang kailangan. Kaya gusto nyo bang sukulian ang kanyang biyaya? Gusto niya bang pagandahan ang inyong buhay doon sa langit? So kung ligtas na po tayo, ano po ang purpose nating buhay? Wala na iba, preparation din. Ano po, yung ating buhay doon sa langit. Kaya dapat tayo pa ay lumago, spiritual, bago tayo ay pumasok sa langit. Kung pumasok tayo sa langit ngayon, kaagad, anong klaseng spiritual papasok? Sanggol po, no? Siyempre, hindi po dapat ganito. Bago tayo ay pumasok sa langit, bago ang pagdating ng Panginoon Jesus, dapat tayo pa ay lumago ng mabuti, spiritual. Kaya, yung pang importante, kaya sabi ng Biblia, Ikalang Pedro, chapter 3. Ikalang Pedro, chapter 3, verse 18. Subalit, lumago kayo sa biyaya sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapaligtas na si Hesukristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapaligtas si Hesukristo. Kaya kung ligtas na po tayo, natanggap natin ang biyaya ng Diyos, kaya yung espiritu natin ay binuhay ng Diyos, kaya sa biyaya, lumago kayo. Tuloy-tuloy, lumago kayo. Ayun po ang kalooban ng Diyos. No? Kaya ka lang, Unang Pedro din po, Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Upang sa pangitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ano pang espiritual na gatas? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya lalong-lalo na yung ganitong mga beginner's guide para sa mga bagong ligtas ay importante po para makaroon sila ng idea na malinaw o tamang direction mula sa pasimula. Kaya una, ano pang purpose ng ating buhay ngayon? Ligtas na ako. Pumunta ako sa langit. Yun lang po. Hindi. Kung ligtas na po tayo, bago tayo pumasok sa langit, dapat handa na po tayo, no? Para sa pagsalubong sa Panginoon na nagmamahal sa atin hanggang sa kamatayan. Kaya gaya ng sanggol na bagong silang mitihin ninyo ay ang malinis na espiritual na gatas. Kung ligtas na po tayo, anong ibig sabihin? Naunawaan natin ang salita ng Diyos. Naunawaan po natin ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya dati naman po, bago tayo naligtas,
Kung binabasa natin ang Biblia, ano po? Una, hindi natin maintindihan o maunawa anong sinabi dito, yung kahulugan na hindi malinaw. Kung may Bible study tayo, kung ganun, boring-boring na. Pero kung ligtas na po tayo, iba na po yung ating naging iba na po yung ating isip, puso, mitihin ninyo, mitihin ninyo. Gusto kong narinig, gusto kong alam. Ayun pang natural bilang isang ligtas. Kaya po, una, yung Bible seminar na paulit. Tapos mga ganitong beginner's guide at tapos yung fellowship kasama ng mga naunang ligtas. Yung pang ano po, mga spiritual na gatas. No? Then, tapos pagpabasa ng Bible. Yun din pang importante. Kasama ng sa pangitan ng tulong ng mga naunang ligtas. Kaya nasan yung spiritual na gatas? Sa magulang, sa nanay, tama po ba? Kaya doon po sa ito po yung family ay importante. Kaya tuloy, dapat tuloy-tuloy po tayo sa yung spiritual na family. Ano pang spiritual na family? Yung mga naunang ligtas, yung grupo ng mga naunang ligtas. Ano po yun? Iglesia po ito sa Bible. Iglesia. Ay, ano po yun? Iglesia. Iglesia. Sa Biblia, yung grupo, yung fellowship ng naunang ligtas, ito po ang iglesia, yung pang ating spiritual na family. Sa pangitan ng naunang ligtas, sa pangitan ng tulong nila, tayo din po ay naligtas. Makarinig tayo ng Bible seminar sa pangitan ng sakripisyo ng naunang ligtas. Kaya ligtas, ligtas din po tayo. Kung walang sakripisyo ng naunang ligtas, paano tayo maligtas? Kaya po, importante po yung family, spiritual. De, tapos sabi ng Panginoon, naroroon ako sa ginna nila. Kaya sa iglesia, ito pang itsura, mga naligtas. Tapos nandito po ang Panginoon, Jesus, yung banal na Espiritu. Kaya sabi ng Biblia, ito pang parang katawan, yung grupo ng naunang ligtas, yung fellowship, ang Panginoon Jesus, siya pang ulo ng iglesia. And tungkol sa iglesia naman, ng detalyado, next time na lang po, basta importante po yung pagtitipon. Kasama ng mga naunang ligtas, spiritual na kapatiran, tapos naroon ako sa ginna nila, gaya ng sinabi ng Bible, nandun po ang Panginoon Jesus, spiritual. Kaya sa pangitan ng tulong ng mga naunang ligtas, ano pang pinaka-importanteng bagay sa pagtitipon ng naunang ligtas sa loob ng iglesia? Salita ng Diyos, pag-aral ng Biblia. Kaya po sa pangitan nito tayo pa ay naligtas. Tapos tuloy-tuloy po tayo sa pag-aral ng Bible sa totoong iglesia para tayo pa ay lumago. Spiritual. Kaya po, paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon upang makapag-aral ng yung salita ng Diyos. Upang kumay ng spiritual na gatas. Tapos, kaya, paklalago. Kaya bago tayo pumasok sa langit, sukurian natin ang biyaya ng Diyos upang pagandahan ang ating pagsalubong sa Panginoon sa detalyadong paraan. Lumago tayo, spiritual. Binigyan tayo ng Diyos ng spiritual na family kaysa mundong ito sa sanlibutan. Kaya doon tayo tuloy-tuloy upang kumain tayo ng spiritual na gatas, yung dalisay na salita ng Diyos. Totong ebanghelyo. Tapos, ano po? Pagpabago. Kahit ligtas na po tayo, hindi ito ibig sabihin
naging perfecto na tayo, ligtas lang tapo tayo. Ibig sabihin, meron pong mga bagay na kailangan natin baguhin para bago tayo pumasok sa langit. Ligtas na po tayo, kaya naging anak tayo ng Diyos, pero yung ating buhay ay hindi pa nakbago kagaya ng anak ng Diyos. Kaya po, kailangan natin baguhin yung ating buhay. No? Mga Gawa, chapter 2. Mga Gawa, chapter 2, verse 40. Mga Gawa, chapter 2, verse 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya, hinimok sila na sinasabi, iniligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya, hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Kaya ligtas na po tayo, pero nandito pa rin tayo sa sanibutan na may katawan pa. Yung katawan natin ay hindi pa ligtas, kaya nang pinarapo natin sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, nang kukunin tayo ng Diyos, babaguhin ng Diyos yung ating katawan, hanggang sa kanyang pagdating, nandito pa rin tayo sa sanlibutan na may katawan. Sa loob ng katawan, meron pong paknanasa ng laman sa ating puso din po, meron pong likas na magkasalanan pa. So, nang tayo pa ay naligtas, nakbago na po tayo, pero hindi pa lahat, hindi pa lubos. Kaya kailangan natin iligtas yung ating sarili sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo mula sa dating pamumuhay. So, sa madaling salita, ito po ay ano po, pagbabago. Kay Roma chapter 12, Roma chapter 12, verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa iyo na alang-alang sa mga kahabagan ng mga Diyos, na kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handok na buhay, banal na kasyasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaya huwag ninyong tularan ang mga sanibutang ito, kundi magbago kayo sa pangitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng binigyan natin ang Diyos ng kasiyahan sa pangitan ng ating buhay. Paano po? Una, sa pangitan ng paglalago, espiritu na paglalago, tapos sa pangitan ng pagbabago sa ating isip, puso at buhay. Kaya bago tayo pumasok sa langit, bago tayo makasalubong sa Panginoon, baguhin po natin yung ating buhay, puso, isip, alinsunod sa kanyang kalooban. Kaya Efeso chapter 5. Verse 1. Kaya kayo ay tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Kaya kayo ay tumulad sa Diyos, ating Ama, Amang Diyos. Dahil tayo pa ay anak ng Diyos. Kaya kayo tumula sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. No? Hmm.
Kaya sa ating buhay, yung dating pamumuhay, yung mga dating mga kasalanan na nagawa natin, kailangan natin alisin lahat. Araw-araw, alinsunod sa kanyang kalooban. Kailangan natin baguhin yung ating isip, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kumpara sa noong buwan, kumpara sa noong taon, ngayon dapat may pagpabago sa ating puso, isip at buhay. Kung ganon, ang Diyos ay nalulugod dahil sa yung ating buhay. Unang Korinto din po, chapter 11. Verse 1. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Yung pang mensahe ni Apostle Pablo. Si Apostle Pablo ay sumisikap na tumulad sa Panginoon. Kaya maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Yung pamumuhay ni Apostle Pablo ay ito po ang parang imahe ng pamumuhay ni Jesus. Yung pang nangyari. Good example, no, para sa atin. Kaya maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kaya bakit tayo po ay iniligtas ng Diyos? Para tuloy-tuloy po tayo sa pagkasala? Bakit binayaran niya yung lahat ng ating mga kasalanan? Para iligtas tayo. Tapos, para magkaroon tayo ng panibagong chance upang tayo po ay magbago o alinsunod sa kanyang kalooban upang tayo po ay lumago. Panibagong chance na ito. Panibagong chance. Unang Thessalonica chapter 4. Unang Thessalonica chapter 4. Ebanghelyo Juan chapter 8 muna po. Ebanghelyo Juan chapter 8. Ebanghelyo ni Juan chapter 8 verse 11. Sinabi niya, walang sinuman Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, umayo ka na mula ngayon huwag ka nang makasala. Meron pong mga babae na huli sa pangalunya, tapos iniligtas ni Jesus ang babae ito mula sa kahatulan ng mga tao ayon sa utos ni Moses. Sabi niya, walang sinuman Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Bakit po? Kasi yung kasalanan niya ay babaran ng Panginoon Jesus sa pamitan ng kanyang sakripisyo. Kaya hindi rin kita hinahatulan. Iniligtas ng Panginoon Jesus ang babaeng ito. Tapos, anong mensahe ng Panginoon Jesus? Kasunod, humayo ka na mula ngayon, huwag ka nang makasala. Huwag kayong bumalik sa dating kasalanan. Kaya bakit niligtas tayo ng Diyos? Bakit binayaran niya lahat? Para sigurado tayong maligtas. Hindi para tayo pa tuloy-tuloy sa pagkasala, no? Para lumago tayo. Para magbago tayo. Unti-unti, no?
Gaya nito, kaya unang Tesalonica po, unang Tesalonica, paulit. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 7. Sapaka hindi tayo tinawak ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya hindi tayo tinawak ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya ligtas na po tayo kung tuloy-tuloy po tayo sa pagkasala. Siyempre, hindi po ito kalugot-lugas sa Diyos. Hindi po ito para sa kaluwahatian ng Diyos. Sabi ng iba, ligtas na daw sila, pero tuloy-tuloy naman sila sa pagkasala. Ganito pa ba yung kaligtasan? Siyempre, hindi po ito para sa kalooban ng Diyos at kanyang kaluwahatian. Kung ligtas na po tayo, ligtas na daw sila. Kaya yung buhay niya nagbago. Kung ganon, ito po ay para sa kanyang kaluwahatian. No? Kaya po, pagbabago. Magbabago. Iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Siyempre, kung magbago tayo, siyempre kung ligtas na po tayo, ito po ang pasimula ng pagbabago. No? Kaya dahil nauna po natin ang katotohanan, itipende sa tao naman, pero makikita natin yung maraming pagbabago sa ating buhay. Kung ganun, sa mata ng hindi ligtas, mukhang itong kakaibang bagay. Paminsan nagbibiro sila, nag-uusik sila. Anong nangyari sa iyo? Born again ka na. Bakit binago nyo yung relihiyon mo? So darating po yung pag-uusik. Pero ito pang natural. Kaya po, Unang Pedro, chapter 4, verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasan ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Bakit niligtas tayo? Upang hindi tayo mamuhay sa laman sa inyong sa ating nalalabing panahon na konti. Binigyan tayo ng Diyos ng chance upang tayo pa'y magbago, upang sukulian ng kanyang biyaya. Kaya paano ito natin sayangin? Dahil sa mga pagbibiro o pag-uusin ng mga tao lang, hindi kaya natin sumuko sa mga Kristiyanong pamumuhay. Ito din po ay nangyari sa Panginoon sa nang siya pa nandito pa sa siya sa mundong ito. Grabe po yung pag-uusik nila sa Panginoon, pero hanggang sa kamatayan sa cross, tinapos na yung kanyang mission. Dahil dito, tayo po ay naligtas. Kaya verse 3, kaya sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga Hentil. Ibig sabihin yung mga kasalanan na mamumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paklalasing, kalayawan, pagiinuman, sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapat na po, sapat. Bakit kailangan natin ulitin yung mga pagkasala? Dahil dito ang Panginoon Jesus na minamahal po natin ay nagtusa, bakit kailangan natin tuloy-tuloy doon? Kaya verse 4, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakiisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya kayo ay nilalait nila. Dahil hindi pa sila ligtas. Dahil hindi pa nila naintindihan o naunawan yung katotohanan, ito pa ang mangyayari. Ngunit sila ay, verse 5, ngunit sila ay magbibigay ng sulit sa kanya na handang humator sa mga buhay at sa mga patay. Kaya dapat ituon natin ang ating puso, pansin sa langit, sa Panginoon. Sila po ang tao lang. Kaya dapat tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabago para sa Panginoon.
Kaya kung darating ang Panginoon Jesus, hatulan ng Diyos lahat. Lahat ng mga tumanggi kay Jesus. Kaya po, darating ang kaharian ng Diyos, dapat mag-focus tayo sa kaharian ng Diyos. Kolosas, chapter 3, verse 1, kung kayo nga muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na, kasama ng Panginoon Jesus, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Darating ang Panginoon Jesus, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa na nawala sa bandang huli. Kaya kanina yung unang topic, ano pang purpose nating buhay? Kailangan natin maliwanagan talaga. Ito pang panahon ng preparation, yung nalalabing panahon daw ng konti. Ito pang panibagong chance na ibinigay ng Diyos, parang second life, upang sukulian ang kanyang biyaya, upang binigyan siya ng kasiyahan sa pangitan na ating buhay na hindi katulad dati bago tayo naligtas. Kaya mahalaga po yung chance na ito. Okay. Kaya lumago tayo spiritual, magbago tayo spiritual sa ating pag-iisip, sa buhay. Kung ganon, nang pumasok tayo sa langit, nang tayo pa'y makasalubong sa Panginoon, natutuwa tayo sa pagsalubong sa Panginoon Jesus. Kaya para dito, paano natin binago yung ating buhay sa pangitan ng salita ng Diyos? No? Salita ng Diyos. Sa pangitan ng prayer. Tapos sa pangitan ng fellowship, ito pang nangyari sa iglesia, fellowship, kasama ng naunang ligtas. Prayer, kailangan po kasi para tayo po ay lumago o nakbago, kailangan yung tulong ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, pagkabay ng Diyos, fellowship ng Diyos. Paano po? Prayer. Hindi kaya natin baguhin yung ating sarili sa pamamagitan nating sariling kalakasan na walang tulong ng Diyos. Okay? Kaya sa loob ng iglesia, nandun po yung Espiritu Santo, nandun po yung tulong ng Diyos. Tapos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng kalakasan spiritual. Sa pamamagitan ng panalangin, magkaroon tayo ng fellowship, ipagkabay ng Diyos. Kaya mahalaga po ito. Mahalaga. Sa loob ng iglesia, ano po? Salita ng Diyos, fellowship, and prayer. Mahalaga po ito. Tapos, paano natin sukulian ng kanyang biyaya? Evangelism. O pwede ito po ay nagiging isa pang purpose na ating buhay sa panibagong chance. Kung ligtas na po tayo, papasok tayo sa langit. Pero paano naman yung mga iba sa palibot natin? Ligtas na po tayo sa pangitan ng tulong ng mga naunang ligtas. Paano naman tayo? Dapat tayo din po ay tumulong sa ibang kaluluwa. Lalong-lalo na mga family, mga kilala, muna, unti-unti, step by step. Okay po. Kaya kung isang kaluluwa ay maliligtas ang sa langit, magkaroon daw sila ng mga piyestahan, no?
Lucas chapter 15. Verse 4. Sino ang sa iyo na mayroon isang daang tupa ang mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang siyam sa ilang at hahanapin ang nawala. Ay, naintindihan po ba? Meron pong isang daang tupa. Nawala na po yung isa. Tapos, iwan niya ang siyam na pong siyam sa ilang. Bakit po? Para hanapin ang nawala. Hanggang sa ito ay kanyang matakpuan. Kaya, verse 5, kapag natakpuan niya, ang pinasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapipahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natapuan ko na ang aking tupang nawala. Kaya po, kung ligtas na po sa isang kaluluwa, ano daw po? Magkaroon sila ng piyesta. Verse 7, sinasabi ko sa iyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na pong siyam na taong matutuwid na hindi nangailangan ng pagsisisi. Kaya, bakit po? Kasi yung pang dahilan kung bakit si Jesus ay pinako sa cross. Yung pang dahilan. Kaya kung bilang isang ligtas, kung tamat po tayo sa pag-evangelization, ito pa ay malaking kasalanan. Ligtas na lang ako, ako lang masaya. Ay, ito po ay makasariling pamumuhay. Hindi po ito po ay panibagong pamumuhay. Gagaya ng sinabi ng Bible, kung ang lahat ng mga ligtas ay makasarili lang, sino ang maliligtas pa ulit? Walang sinuman. Kaya po, meron po tayong panibagong chance, panibagong buhay para makaroon tayo ng panibagong buhay. Ano po ang panibagong buhay? Yung buhay na banal, alinsunod sa kanyang kalooban ng Diyos. Yung banal na pamumuhay, ano pang banal na pamumuhay? Lumago tayo, spiritual. Magbago tayo, spiritual. Tumulong tayo sa mga ibang kaluluwa para sila din po ay maligtas. Yun po ang panibagong buhay, banal na pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya kung ligtas na po tayo, meron po tayong chance para sukulian ang kanyang biyaya. Paano po? Lumago tayo. Kung ligtas na po tayo, bagong silang sanggol tayo, spiritual, dapat tayo pa'y lumago. Lumago, ibig sabihin, noong buwan, noong taon, ngayon, dapat may diferensya ng mabuti. No? Noong taon ganito, ngayon din ganito, walang pagbabago. Yun din po ang problema sa ating Kristiyan ng pamumuhay. So, araw-araw, buwan-buwan, dapat may improvement kahit papano po. Dapat sikapin natin upang tayo pa'y lumago upang
baguhin yung ating puso-isip. Kaya sabi ng Biblia, meron pong dating pagkatao. Epeso. Chapter 4. Verse 20. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo ay matutunan si Kristo, kung tunay na siya ay inyong narinig, ay tinuruan sa kanya kung paano ang katotohanan na kay Jesus. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay at dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magpihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Kaya pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa-isa. Sa dito sa Bible, kahit kung ligtas na po tayo, meron pong dalawang pagkatao. Bago tayo naligtas, isa lang po yung pagkatao. Ano po? Dating pagkatao galing kay Adam. Ngayon kung ligtas na po tayo, meron pong dalawang pagkatao. Dating pagkatao galing kay Adam, panibagong pagkatao galing kay Jesus. Kaya kayo'y magpihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Magbihis. Una, ano po, para magbihis tayo ng bagong pagkatao, ano pang kailangan? Alisin muna ang dating pagkatao. Dating paraan ng inyong pamumuhay, paraan ng pamumuhay, paraan ng mga pag-iisip. Yung lifestyle, tapos yung mga paraan ng pamumuhay, paraan ng pag-iisip, kailangan natin baguhin, no? Para dito, kailangan po yung Bible study, fellowship. Kaya po, gusto naming mabuhay para sa Panginoon. Bago ang kanyang pagdating. Sukulian natin ang kanyang biyaya. Ayon pang hangarin ng mga lahan ng ligtas. Tapatuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon. Dapat hindi tayo tamas sa pag-aral ng Bible, fellowship, and prayer. Tapos, sa pangitan ng mga nalalabing panahon, katulad ng Panginoon Jesus, dapat tulungan natin yung mga ibang kaluluwa para sila din po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pangitan ng Panginoon, sakripisyo ng Panginoon Jesus, tapos naunang ligtas, tayo po ay naligtas. Dapat tayo din po ay tumulong sa ibang kaluluwa bago tayo pumasok sa langit. Kaya yung mga kilala natin sa family, sa mga kaibigan, kapipahay, syempre sila din sana lahat sama-sama sa langit. Yun po ang natural sa mga ligtas. Kaya kung ganun po, bibigyan tayo ng Diyos ng gantimpala. Apocalypse chapter 22, verse 12. Apocalypse chapter 22, verse 12. Ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako'y malapit na dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya kung lumago tayo ng mabuti, kung magbago tayo ng mabuti, tapos sa pangitan ng ating sakripisyo, kung maraming kaluluwa ay maliligtas,
Siyempre, ito pa ay buhay na kalugot-lugo sa Diyos. Ibig sabihin, siya pang isang masunuring mabuting anak para sa Kanya. Sa Kanya po, paghanda ng Diyos, ianda ng Diyos yung gantimpala. Hindi, yung kaluwahatian. Siyempre, gustong-gusto ng Diyos nang ibigay ng malaking gantimpala sa Kanyang anak na minamahal. Pero yung anak ito dapat ano po nakbago o dapat lumago, no? Kasi kung hindi, paano ito nangyari? Kaya po para sa kalooban ng Diyos nang para sa yung ganitong mabuting kalooban ng Diyos, magbago tayo, lumago tayo ng mabuti. Daniel, sa huli po. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Sa lumang tipan po, ang mga pantas maningning na tulad ng kaningingan ng langit, ang mga nakbabalik ng marami sa katuwiran, ang parang mga bituin magpakailaman. Ang mga nakbabalik ng marami sa katuwiran, ano po yun? Katuwiran? Ano po ang katuwiran? Katuwiran ng Panginoon Diyos, yung pang gospel. Kung maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan po natin, tayo pa ay nagiging mga gagaya ng bituin daw, magpakailaman sa langit. Ito pang ibahin ng kaluwahatian na kantimpala na inihanda ng Diyos. Kaya kung nandoon po tayo sa langit, ano po ang nangyari? Kung meron pong mga kaluluwa na naligtas sa pangitan po natin, sila po ay ano po, sila po ay magsasabi na dahil sa inyo ako ay naligtas. Ito pa ay isa pang kaluwahatian. Kaya po, siyempre yung evangelization din, hindi po ito kayang natin tuparin sa pangitan ng ating sariling kalakasan. Dapat manatili tayo sa iglesia. Paano tayo naligtas? Sa pamitan ng iglesia. Dahil sa Bible seminar, mga counseling, mga ano po, evangelism sa iglesia. So paano natin iligtas ang ibang kaluluwa? Parehas po, dapat manatili tayo sa iglesia tuloy-tuloy para iligtas ang mga ibang kaluluwa. Masabi ng iba, gusto kong iligtas ang mga family ko, mga ano-ano. Pero ang problema, siya mismo ay hindi tuloy-tuloy. Kung siya mismo ay hindi tuloy-tuloy, paano niya iligtas? Tuloy-tuloy sa fellowship, yung iglesia. Kung ganun, paano niya iligtas ang ibang kaluluwa? Imposible na ito, imposible. Kaya, tapos kung hindi tayo nakbago, kung hindi tayo lumago, kahit papano, paano natin iligtas ang ibang kaluluwa? Impossible din. Kaya po, binigyan tayo ng yung panibagong chance, yung pangkristyanong pamumuhay upang mabuhay tayo alinsunod sa kanyang kalooban, upang sukulian ang kanyang biyaya. Dapat hindi natin ito sayangin. Dapat ano po, manatili tayo sa iglesia para lumago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, para magbago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos in fellowship in prayer. Tapos bilang resulta ito, sana mas maraming kaluluwa ay maliligtas para sa kaluwahatian ng Diyos. K
Okay? Ito po ang purpose ng ating Kristiyanong pamumuhay. Tapos kung ganun, gagantihan tayo ng Diyos ng mabuti. Kaya kung maraming tao ang maliligtas sa pamitan po natin, malaki po yung gantimpala. Sa huli po, Unang Korinto, chapter 15, Unang Korinto, chapter 15, verse 40. Okay. Mayroon mga katawang makalangit, mga katawang makalupa, subali iba ang kaluwahatian makalangit, iba naman ang makalupa. Mayroon kaluwahatian ng araw at iba ang kaluwahatian ng buwan at iba ang kaluwahatian mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwahatian. Gayun din naman po, ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na mga may pakasira, binubuhay muli na walang pakasira. Yung Unang Korinto chapter 15 naman po tungkol sa yung muling pagkabuhay. So yung mga lahat ng kaluluwa, ibubuhay ng Diyos paulit, pero meron pong muling pagkabuhay para sa walang hanggang buhay, meron din pong muling pagkabuhay para sa walang hanggang kamatayan. Natapos, siyempre, yun pa ang yung muling pagkabuhay para sa walang hanggang buhay, ito pa ay muling pagkabuhay ng mga ligtas. Natapos, sa loob ng mga ligtas, meron pong iba-ibang itsura sa kanyang muling pagkabuhay. Verse 41, mayroong kaluwahatian ng araw, iba ang kaluwahatian ng mga buwan, iba ang kaluwahatian ng mga bituin. Iba-iba po yung kaluwahatian. Kaya iba-iba po yung gantimpala. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng panibagong katawan, panibagong buhay doon sa langit. Yung mga sumunod sa Panginoon ng mabuti, makaroon siya ng maluwahating itsura, maluwahating pamumuhay kayo sa iba doon sa langit, gaya ng araw. Yung iba naman, gaya ng buwan. Yung iba naman, gaya ng mga iba't ibang bituin. Kaya po, ito din po ay isa pang ano po, lesson. Ano po, ano pang purpose na ating buhay ngayon? Preparation para sa ating buhay. Kaya, lahat tayo papasok sa langit. Pero, yung buhay natin doon sa langit ay iba-iba, gaya ng nakasulat sa Bible, iba-iba po yung kaluwahatian. Ang Diyos ay mabuti, yung hator niya ay mabuti para sa ating gantimpala, matuwid. Okay? Kaya po, sikapin po natin upang sukliyan ng kanyang biyaya dahil ang Panginoong Diyos, siya pa ay isang matuwid na hukom, siya pa ay isang mabuting Ama para sa atin. Okay? Kaya po, ngayon araw, pinaralan po natin yung purpose ng ating Kristiyanong pamumuhay sa nalalabing panahon. Okay, hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang Amang Diyos, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Pakitulungan niyo po kami upang kami pa'y lumago ay magbago alinsunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami upang ibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng aming nalalabing panahon na ito pa'y panibagong chance na ibinigay ninyo sa amin. Malalaman po namin na
inyong ikalawang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya po, pakigabay niyo po kami sa pangitan ng inyong kapangyarihan at inyong bananasalita araw-araw. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Okay, salamat po.